Papa na hong mga isyo, nagsisiwala sa mga umaaling nasa o nakabubukang nangyayari sa ating paligid, lalo na sa mga namumuno. At pagkikipag-ugnayan sa aming mang sakay ng gobyerno upang may parating sa inyo kung sila ba'y tutulog-tulog o sila ba'y naging epektibo at ginagampanan ng tungkuin para sa taong bayan. Let's get ready to rumble! At higit sa lahat, ang pakikipagdaupang palad sa mga opisyal ng barangay upang ating malaman ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa lamang para sa kapakanan ng lahat. Doble arangkada ang sumbungan ng mga naaaping mamamayan, mortal namang kalaban ng mga abusadong nanunungkulan. Ngunit higit itong kaibigan ng tapat at auspusong naglilingkod para sa bayan. Ito ang doble arangkada, tagasiwalang ng masama, tagapagparating ng tama, mga bagay na hindi nyo pa nalalaman, dito inyong matutunghayan sa doble arangkada. Kaya tumutok at makinig sa programang doble arangkada, mapapakinggan dito sa Radyo DZCB Tuguegrao 684 sa talapihitan ng inyong mga radyo. At ngayon, aarangkada na ang inyong mga angkormen. Isang ang makulimlim na umaga ng Martes 20 na po sa buwan ng Abril 2021. Unang araw sa extension po ng MECQ dito sa lungsod ng Tuguegrao. Sabi po ng mga problemado sa buhay, nagdagpasanin pa rin sa kanila, lalo na po yung mga maliliit nating mga kababayan na umaasa lamang sa kanilang konting pinagkakakitaan. Actually po, kahapon nakausap ko ang isang sidewalk vendor, yung nagtitinda lamang ng kalamares, lumpia at kung ano-ano pa. Yung loob po ng isang linggo, maliban dun sa ECQ status noon na 10 araw, ubos, simot yung kanyang puhunan na 10,000, hindi na napaikot, kaya't kinailangan na namang umutang ng panibago na sa palaran pa rin. Kung yan nga ba ay kikita kaya, yun ang tanong. May pag-asa kaya na makakabawi o wala na? By the way, ito po ang inyong abang lingkod, John Acosta, ng ating ka-partner, Lida Patong. Good morning! Yes, good morning! Isang magandang umaga sa iyo kasama, John, at sa lahat ng ating pong mga tagusubaybay ng ating palasundo ng doble arangkada. Mula po dito sa Central Cagayan, Lida Patong po lamang. At una sa lahat, kasama John, ay nagpapasalamat po tayo sa ating pong Panginoon Diyos dahil una sa lahat, ako na yung nauuna nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa June dahil hindi tayo tinamaan ng todo-todo itong bagyong bising, ano? Actually, bukas pa, partner,
ang inaasahan. Nasa signal number 1 na po tayo, no? Ito po sa lalawigan ng Cagayan. So bukas pa po yung talagang inaasahan base sa taya ng pag-asa. Bukas po nating mararanasan yung direktamenteng epekto nito. Tingnan mo, malawak kasi itong kanya partner eh. Malawak kasi itong saklaw nitong bagyong Bising. Kaya kita mo, mula kahapon pa, may panakanakang pag-ulan. Mamaya mo, sisikat ang araw. Pero ngayon, hindi na ho natin nakita ang haring araw. So, hope so lang na hindi po ito lalala hanggang bukas kasama ng Lida dahil kawawa na naman ang ating mga unsung hero. Itong ating mga magsasaka. Yes, tama yan kasama yun, ano? Lalong-lalo na sa amin dito, kasama na ang iyong lingkod. Eh talagang nasa critical period ang ating mga palay na itinanim. Sa akin, about to harvest na eh. Ano na lang, mga ilang days na lang, mga first week ng Mayo, ayan, pwede na. Eh, hindi ka kasi. Pero itong talagang langinig kami, no, sa takot, dahil nga sa summer na summer, ay merong bagyo. Yan nga yung panawagan kahapon, hanggang panawagan na lamang siguro, partner, ang maaaring gawin po ng ano ito, DA. Panawagan na lamang po nila, ng DA, ay kung po pwedeng i-harvest na habang may panahon pa, eh i-harvest na. Yun ang kanyang panawagan kahapon ni Red Edilio dahil hindi natin hawak ang sitwasyon ng panahon. Yan ay pabago-bago mamaya mo kahit hindi direktamente na dadaan dito sa atin. Eh, mamaya mo baka magbago ang ihip ng hangin. Pero sana, kung magbago man ang ihip ng hangin, eh, ilayo na lang, dalhin na lang sa karagatan. Yung walang maperhwisyo ng mga magsasaka. Kawawang kawawa po itong ating mga magsasaka, lalo na ito, problema po sa problema natin na sa hindi pa po mga nakakakuha ng ayuda mula sa DA na hindi alam kung makukuha pa ba yung pangakong 5,000 pesos sa mga tinamaan naman ng ASF? Well, umaasa pa rin kami, ano? Umaasa pa rin kami na meron pa rin matatanggal sa anak ng Teteng na 5,000 na yan o 5K na yan mula po naman sa ASF. Base naman dun sa mga statement ng ating pong regional executive director ng Department of Agriculture na si Apurid Edilio ay napirmahan na ang ating pong Pangulo ni Pangulo Digong yung pondo na para sa second tranche. Saan yun, kahapon, ewan mo kung naano ha, ewan ko kung nakapanayan mo o naidayan mo si Apo Colonel Emil Panarillo. Dahil nga sa dumalo siya ng personal kahapon doon sa naganap na pagpupulong doon sa mga miyembro ng Anak Pawis dito sa Maraburam, Alcala, Cagayan na dinaluhan ng tatlong barangay ito eh. Ako sing Bato, ako sing Daga and Maraburam Anak Pawis leaders. Nagulat ako, no? Pasensya na lang kaya po Colonel Emil Pajarillo dahil hindi na mahirap na magkakilalan, ano? Dahil maraming Pajarillo kasi kasamang yun. Eh, sana po si hindi si Colonel yun. Kaya kailan siya na ba si medyo hindi mo makikilala dahil nga sa face mask. Naka sunglasses pa. Sunglasses yun kasi colored yung kanyang eyeglass eh. Naka face shield pa. Kaya yun ang ano eh, yun ang dahilan kung bakit hindi mo agad makikilala ang isang tao ngayon dahil sa face shield, face mask, tapos meron ka pang eyeglass, eh talagang mahirapan kang ma-identify ang isang tao. Kaya kung balak mo mang hold up, mag-ano ka na lang. Face mask ka na lang. Suot mo. Oo. Oh. Ikaw naman, binibigyan mo ng idea itong mga hold upper. Diba? Kaya nga hindi mo nakilala si Colonel kahapon eh.
Actually, ano kasi ako? Kaya po Colonel Emil Pahanilio, good morning sir. Siya na pala ang S5 na yan sa Recom 2. Kausap ko naman kanina, yun pa rin pala yung number na ginagamit niya noon nung siya pa yung nagsi-COP sa iba't ibang mga police station. Naging COP yan ng halos lahat ng bayan. Din siya, naging COP din siya. Oo, napaikot-ikot na rin siya sa lahat ng police station dito po sa lalawigan ng Cagayan. And the last time na nakausap ko yan, na-interview ko yan, nung naging COP siya sa Santa Ana, Cagayan. But by the way, mamaya naka-schedule naman siya kasamang Lida at around na 7:45. Dahil kanina sabi niya medyo masyado maaga yung 7:30. Kasi hanggang alas 8 lamang ho tayo dahil sa segment nga po na magsasaka. So 7:45 ang in-schedule natin sa kanya. Unahin lang muna natin kasamang Lida ang mayor ng Tabuk City, si Mayor Darwin Estraniero. Dahil nangako naman siya doon sa mga kamag-anak ng mga nasawi na doon sa nangyaring vehicular accident, kalunos-lunos na vehicular accident diyan sa may Bulo, Tabuk City, Kalinga nung isang hapon, nung kamakalawa. So, unahin lang muna natin siya kasamang Lida na makapanayam kahit konting saglit lamang. Magandang umaga po, Apo Mayor Darwin Estraniero, sir. Live po tayo sa Radyo DCCB at live din po tayo napapanood sa ating live stream. Good morning po. Good morning, John. Kastan at kalitihan ng lahat mga nakikinig ngayong umaga dun sa istasyon ng DCCB, lalo-lalo na sa mga kababayan namin na nananirahan sa probinsya ng Cagayan at sa mga iba't ibang lugar na inaabot ng istasyon na ito. Isang magandang umaga sa ating lahat. Makasta na umba, ikaw mo kanikaw, Mayor. Makasta na ako mo rin, John. Aba, sir, unahin ko lamang po, sir, siguro kung ano naman po ang inyo pong masasabi dito po sa nangyaring kalunos-lunos na vehicular accident nung isang gabi dyan sa may Bulo, sir. Yes, John, sa report ng ating kapulisan, at sa ating nabasang report na binigay sa akin, ang dahilan ng aksidente ay yung overloading talaga, dahil ang laman niya ng sasakyan na yan ay 15, including mga bata at mga adults. So malamang miscalculation yung driver, at saka yung driver kasi parang medyo bago lang yata sa Tabuk, galing sa ibang probinsya, kaya siguro nangyari yung aksidente. Aha. Sir, yun pong lima na iuwi na daw po sa Bontoc province, samantalang yung walo, if I were not mistaken, dahil 13 po sila. Ano po yung maaring tulong o ayuda ng lokal na pamahalaan po ng Tabuk sa mga naulilang pamilya, sir? Ang ating pamahalaan ng siyudad ng Tabuk ay magbibigay, actually pinaprocess na kapag magbibigay ng 10,000 sa mga namatay, at meron tayong mga financial assistance din sa mga survivors. So sa ngayon siguro baka pwede nang iabot mamaya, John. Okay, so kasama po ba yung iniuwi? Yes, pinasama ko dun, kahit na hindi sila taga rito, pero pinadagdag ko dun sa assistance na pinases natin nung kinabukasan ng nangyari ng aksidente na yun. At matatapos na rin mamaya kasi kailangan din natin bigyan ng assistance kahit naman hindi taga rito, at dito rin naman na-discuss na, kaya nag-design ang opisina natin na bigyan sila lahat yun. Well and good, sir. At kahit papano, malaki yung 10,000 pesos, malaking tulong na rin po para sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi. Yun pong isa sa empleyado po ng LGU, nakalabas na po kahapon eh. Yung isa po, yung bata, 10 years old, nakalabas na po ba? Yes, yun ang balita sa atin na nasa bahay na sila at wala namang tinamong sugat o ano, kaya agad din yatang nakauwi nung na-check up dun sa hospital. At saka gusto ko lang itatag na ang probinsya ng Kalinga, nakita ko sa inyo sa account sa official Facebook nila, ay nagbigay din ng 5,000
sa mga pamilya ng namatay. So, hindi ko lang nasigurado kung kasama din yung lima na inuwi sa Tanjan Mountain Province. Pero ang tunay sa ang provincial government ay magbibigay ng 5,000 each. Ah, maliban pa siguro dun sa mga goods na ibibigay po? Yes, yun. May kalahating bigas yata na ibibigay din si Governor sa tigil 5,000. Sa atin naman ay 10,000 ang bibigyan natin na assistance para sa mga pamilya ng mga namatay. Okay. So, at least, ano na yan, malaking tulong na rin talaga ito. So, ano ngayon po ang plano po natin na dahil ito pong, ito, maituturing na katigasan din ng ulo ng ilan siguro, dahil kahit pa alam nila na at this moment in time ay standing pa rin po yung inyong executive order na nagbabawal sa mga tourist destination sa Tabuk City, may mga nangangahas pa rin at matigas ang ulo na pumapasok pa rin, sir. So, ano ang plano ngayon ng LGU, sir? Yes, tama yun, John. Kasi nung isang araw, mag-report din yung isang doon sa isang barangay natin, sa barangay Lupang, malapit na yun sa Pasil at sa Kalutuagan. May nag-report sa atin na may mga taga-ibang matuhin siya na nagpupumilit, actually pumilit na yatang pumasok doon sa loob ng tourist destination area na yun. Mm. At kinakausap nila na bawal pa, pero nagpumilit daw pumasok din. Kaya ang sabi ko sa mga barangay officials natin, kailangan nila mag-report na may mga ganyang kaso na lalong-lalo na kung taga-ibang probinsya, kasi nga na pinagbabawal pa natin ang maramihang tao pumapasok dito sa syudad natin, lalong-lalo na kung papunta sa mga tourist destination areas. Kaya nga tatanggit ko kanina, standing pa rin yung order natin na bawal pa ang tourism activities natin dito. So tama ka, probinsya kasi matitigas din ang kuro yung mga itong nagpupunta at saka yung mga ito naman probinsya, kung hindi kahit karayanin ng mga barangay official, sinahayaan na lang. So dapat talaga magre-report din sila para makausap natin yung mga tao kung pupunta dito kung pwede ba pumasok o hindi, para iwasan natin ang pagkalat ng virus. That will be maybe lifted until 30 of this month, dahil 30 din po yata mababago na naman ang quarantine status ng buong Kalinga, sir? Yes, John, definitely that will depend on the decision of ECIAT, FCT, their agency task force natin, whether we will be under GCQ or MDCQ. Kasi titingnan muna natin kung gaano pa rin yung kataas yung number ng COVID-19 during that time, para at least kahit na mahirap kasi yung agad-agad natin i-lift kung may mga medyo delikado pang number ng COVID-19 patients natin. At saka, ang mahirap yan kung maraming community exposures yung nakakatakot yan. So we have to contain for siguro yung dahilan ng pag-spread ng virus para at least bago natin ibukas ang tourism activities natin or medyo luwagan natin ang ating protocols, sigurado na hindi kakalat ang COVID-19 virus. At least kahit papano, bahagya po yata nga bumaba ang bilang ng COVID positive case sa inyo pong syudad. Si Kasamang Joy, may karagdagang katanungan. Go ahead, Kasamang Joy. Yes, good morning, Mayor. Sir, maitanong ko po sa inyo kasi may na-detect po na bagong UK variant sa Tabuk City. Ano po ang karagdagang plano po ng LGU para po maiwasan yung pagkalat po nito, dahil alam naman po natin na sinasabi sa report na mas nakakahawa ito and patuloy pa rin yung paglobo din ng kaso ng COVID-19 sa lugar po natin, Mayor? Yes, yung UK variant na yan, actually, nung tinitingnan natin yung record na pinadala na sa atin, ay nung March 8 pa nag-positive itong dalawang empleyado ng City Hall. Pero nung tinitingnan natin ng kasama ko yung City Hall officer natin, tinignan natin yung close contacts niya at saka yung soft contacts ng close contacts na yon, dalawa at saka tatlo na yung nahawa ng UK variant na to. Then after the three, tinignan din natin kung may close contacts pa na na-declare, na contact trace. Wala na eh. Kaya ibig sabihin hanggang sa dalawa at saka dun sa tatlo, yung infection na nangyari doon sa UK variant, dun lang. So hanggang dun lang. So sana, we're hoping and praying na itong mga susunod na mga results ni papadala sa atin from BGH ay wala ng UK variant. Kasi ang nangyari dyan, April na dumating, ano, first data na April na binigay sa atin information na dalawang UK variant nga yung pumasok dito sa syudad ng Tabuk. Pero nung tinignan namin yung date ng swab test nila ay March 8 pa.
So we immediately look yung mga close contacts niya na kung ilan yung nag-positive na galing sa kanya, galing sa kanila, eh hanggang doon lang naman hanggang sa dalawa at saka tatlo, wala na. Opo. Pero Mayor, meron pong mga, kamusta po naman po yung isolation facility po natin dyan po sa Tabuk City? Yes, gumagana na yung isolation facilities natin. Now we have 100 bed actually capacity and there are 3 phases. So yung first 2 phases na yung operational and we are just waiting for the third phase to be completed. So what goes to the delay is yung importation natin ng material sa contractor kasi nanggagaling actually ng China yan eh. Mm. Nagkaroon ng medyo impitan sa construction na sa atin nila. Medyo mahirap pa lumabas yung mga import nila. Kaya ito ngayon, medyo nakukompleto na rin and we are hoping na by end of this month ay makukompleto na rin nila at magiging 100 bed na. So far, sa ngayon nasa 60 to 70 bed na yung 100 bed capacity natin. Opo. And then may plano po ang LGU, sir, na magkaroon po tayo, ng mag-establish po tayo ng COVID-19 testing laboratory? Actually, nakatayo na to, no? Ina-expect na rin last Thursday at may mga konting suggestions na mag-comments yung DOH natin sa RITM. And yesterday, we had already another video na presenting yung mga suggestions nila, yung mga recommendations na dapat gawin. And siguro after the review of the video and another virtual inspection, so we're hoping na we will be granted na yung license to operate. Pero ang sabi ng gumawa sa atin ay anytime this week, baka magkakaroon na ng proficiency training. Ibig sabihin, pag natapos yun, pwede na tayong magranta ng license to operate itong RT-PCR laboratory natin. At saka gusto ko lang sabihin sa inyo, na according sa news na nakita ko kahapon sa radio, I think Tabuk City will be the first LGU in the Northern Luzon to fund and operate a molecular laboratory. So the rest of the molecular laboratories na pinagpapadala natin ay hospital setup lahat, gaya ng CDMC, VGH, doon sa Laon yun, saka sa Lawat, sa Ilocos Sur, saka Ilocos Norte. Puro hospital based yun. Itong Tabuk, ito yung una. Ako dito sa news na nakita ko mapon, ito yung una na LGU na mag-operate at magpondok ng sariling laboratory natin. Opo, at least po mabilis po na ma-cater kapag may mga kailangan po tayong i-test. Last na lang po siguro, Mayor, kamusta na po yung vaccination rollout sa Tabuk City? Yun din ang isang problema natin po din siya. May mga apprehensive pa rin mga frontliners. Although 80-90% naman ang natakunan na sa mga frontliners natin. And still we are encouraging them na huwag matapos pagdating sa vaccine. That's why personally ako mismo nagpapakuna na when I saw my name nakasama lang tapos sa high risk in the order of the president, I immediately had myself vaccinated. So yung nga slogan natin is get the vaccine to end COVID-19, yun yung slogan natin ngayon. So, dapat din. Saglit lamang at balikan lang natin na si Mayor Darwin Estraniero at I think mayroon din siguro last question na si kasamang Lida Alakay. Sir? Yes, sir? Yes, John. Yung sinasabi kanina, no? Yung sa vaccination natin, medyo may mga ma-apprehensive lang tao pero so far naman maganda naman yung turnout na vaccination natin. And we are just waiting for the vaccines to arrive para sa mga senior citizens. Kasi ang nakapila ngayon, senior citizens na yun. So, okay naman yung turnout. May mga konting tao lang na nag-aalangan pa magpavaksin. Okay, last question kasamang Lida. Yes, good morning, Mayor. Si Lida po ito. Nais ko lamang pong malaman o itanong po sa inyo dahil hindi ko po maiwasan na ikumpara po ang siyudad ng Tabuk compared to other cities here in Region 2 na lubhang napakaganda po ang iyong siyudad. Ano? Ano po yung naging sikreto mo, Apo Mayor, sa napagpalim mo na nakapimpintas de sa siyudad ngayon in Ganam, lalo ka naging pinagdalan at napayapo the overpass bridge which is even to Gigaraw City katana nga naaramid de to Apo. Dito kami na siyudad na I think the historic kita, the
history di Tabok City. This was surveyed by an American surveyor, and it was patterned in Boston, Massachusetts. So, makikita natin ang ating mga kalsada, malulurang talaga, pati barangay roads natin, mga inner roads natin, city roads, saka national roads, 60 meters yan. So talagang yung mga kalsada kasi napakaluhang, kaya nung ma-develop ito, magandang tignan talaga. At saka nasa mga tao na rin yan ang Tabok City, at talagang nakita natin nakiki-operate sila, iku-cooperate. Pagka ganyan may expansion, may widening, nagagawa naman ang natin lahat yung mga proyekto. Kaya magandang tignan yung mga kalsada natin. Siguro nasa mga tao na rin yan kung isan, nasa disiplina, at saka nasa mga leaders din yan kung kaya ipatupad ang itong mga batas na nagbabawal potensyal magtayo ng mga illegal structures dyan sa mga right of way. So yun naman ang sekreto natin dyan. Kaya medyo lumuhang na rin ang konti, nakuha natin yung original na right of way simula nung nagbaba ng order ang ating presidente na tanggalin yung mga nasa right of way. So yun din yung isang dahilan kung bakit nakikita natin na medyo talagang na-emphasize na yung luwang ng kalsada natin dito sa siyudad ng Tabok. Anyway, Apo Mayor, muli po nagpapasalamat ka kami sa binigay po ninyo ng pagkakataon na dito po sa Radyo DCCB sa oras po ng doble arangkada. Thank you so much po, Apo Mayor. Thank you so much, Kenjun, and magandang umaga sa atin. Magandang umaga din po si Apo Mayor Darwin Estranyero ng Tabok City, Kalinga, ang atin pong nakapanayam dito po sa ating palatuntunan. Actually, kasama nga Lida, hindi ko lang alala kung maalala mo yung panayam natin na nung linggo kaya po Mayor Darwin Estranyero. Yun din po yung yun din yung unang na itanong natin nung linggo sa programang Opinyong Cagayan, yung ganda at hindi nating maiwasang ikompara sa ibang mga siyudad lalo na po dito sa lungsod ng Tugigaraw. So mamaya lang kasamang Lida makukuha natin ang kunin din natin ang linya ni Apo Colonel ano na pangalan nila? Yes, Emil Pajarillo. Sorry. Nakalimutan ko biglang na black mind ako. Yun nga yung pinabanggit ko kasi kanina, ay daming umaangal sa kahirapan ng buhay. Nasa linya na natin si Colonel Emil Pajarillo, atin pong makakapanayam dito po sa ating palatuntunan. Apo Colonel Emil Pajarillo, sir, good morning po. Live po tayong napapanood at napapakinggan dito po sa ating palatuntunan. Good morning, sir. Good morning, June. Good morning po sa ating mga tagapinginig, lalong-lalo na dito sa Lapang Mangagayan. Yes, sir. Kayo po yata yung naging guest, kasama ba, tama ba? Kasama nga Lida, siya yung naging guest kahapon na sa pulong-pulong dyan sa, na ginanap dyan sa may Maraburab? Actually, yan yung initiated ng COP ng Alcala, na si Police Senator Orlon de Sapili. Tinawagan tayo na ilatag kung ano yung mga programa ng gobyerno para sa kalaban po ng ating mga kababayan. Aha. So, una po sa lahat, gusto ko lang po malaman, ano po kaya yung pinakauna na maaring makamit lahat po kaya ng mga na-meeting po natin o nakausap natin kahapon? Qualified po kaya ang mga ito, sir? Depende po doon sa tinatawag natin na pagkuha ng kanilang statement at base doon sa kanilang ACDR, kung qualified sila na may enroll natin sa AKIP, i-enroll po natin. Kasi ang may, bago kasi natin sila i-enroll sa AKIP na yan, ay merong mga qualifications na kailangan na ma-comply nila bago natin i-enroll sa AKIP. Okay, kasamang Lida, go ahead. Yes, good morning, Colonel Pajarillo, sir. Kita nakilala kahapon dahil para tayo nakamaskara kasi pasensya na po. Colonel, na sabi po ninyo kahapon na meron pong nakalaang milyones na pondo para po sa mga organization na dati pong miyembro ng Anak Pawis, sir. So, ano po ang
ang plano ninyo ngayon at iniipon po ninyo ang dating miyembro ng militanteng grupo para po sa kanila. Ano ang plano po ninyo nang sa gayon ay tuluyan palikuran na po ang nakagistan nilang organisasyon at ito nga po itong Makabayan Blaster? Unang-una, ang punto na yan ay hindi lamang sa mga dito sa Cagayan na yung mga militanteng grupo, kundi lahat ito ay para sa Lampas Cagayan, para sa mga FR natin, yung mga active at saka yung mga legal front na tinatawag po natin. So, sila po ay bibigyan po natin ng kanilang pangkakayan para sa ganun ay meron silang pang-sustainer sa ng kanilang pamumuhay araw-araw, maranggida. Yes. Alam din po natin, Colonel, na meron pong mga indigenous people like yung mga agay diyan po sa Alakapan na humihingi po ng tulong sa ating pong pamahalaan dahil hindi rin po lingid sa atin na sila rin yung pinamumugaran ng mga CPPNPA sa kabundukan. Dakati apo, plano yun para sa kanila. Tapos sa maliklikan na apo na ang balindang pugad ng CPPNPA, sir? No, ma-qualify na dahil yung Iklip, i-enroll sa iso na si Iklip kasi ako tayo yung i-enroll iso na si Iklip. Kahit masapol pala eh at dati asikon ko na tayo nga Japik na. Itang Japik na ito kahit ako kahit iso iti ang arami din iti AFP, PNP or aming nga Intel Community iti region o Cagayan tapro kasta kahit makita tayo no talaga iso na kahit membro iti mga kaliwang grupo. So initially no ata iti no makalipay na ay asidik tayo, dagito yung harapsan tayo, iti nadatumang ayan siya iti gobyerno, tapro kasta may kandat iti sa kapasit po natin lang, nga pang kabuhayan. Ta adumod iti ikikan iti gobyerno tayo tata, tapro kasta doon sa agsubli na wano sumuporta na iti gobyerno tayo. Okay, asi kasamang Joy naman na may karagdagang katanungan. Go ahead, kasamang Joy. Yes, good morning, sir. At nais ko lamang pong itanong, gaano po ba katagal yun pong proseso bago po ma-i-enroll or kaya kung sakali man po na sila ay maka-avail sa Iklip, sir, gaano po katagal yung kanila pong aantayin para po sa kabatiran po ng ating pong mga tagapakinig at yung pong mga nakikinig po ngayon na mga FRs natin para at least po ay malinawan po malinaw po sa kanila yun pong impormasyon? Depende kasi yan doon sa processing. Kaya nga sinabi ko kahapon na madaliin yung inihingi kong dokumento, yung organizations nila, yung official set of officers para sa ganun magawa na natin ito ng project proposals kung ano po yung gusto nila at isasubmit natin ito sa regional office for their approval. Opo. And sir, isa na lang po na i-explain naman po ba natin ng maigi sa mga FRs po na hindi po, kasi ang lagi pong nangyayari, hindi naman po lahat kasi nakaka-enroll sa Iklip kasi nga po hindi po sila pasok sa requirements. Hello. Yes, sir. Malinaw pa rin ba, sir? Medyo garbol yun. Garbol. Sige, tawag ulit ako, sir. Okay, balikan lang po natin na si OP. Bakit kaya biglang naggarbol yung linya ni tumatawag ata sa kanya? Wala naman, parang naririnig. Oo, kaya nga may parang nag-call waiting eh. Oo. Hindi naman sa akin. Tiningnan ko hindi naman dito sa linya natin. Pero anyway, biglang naggarbol yung dating kay si OP. Kay Colonel Pajarillo, yung tanong mo, ewan ko lang kung biglang nalinga. Biglang nalinga. Bakit? Ano ba yan? Bakit biglang naman na nawawala kasamang nita? By the way, balikan lang natin na saglit, ano? 4 minuto na lamang pong nalalabi.
dito po sa ating palatuntunan. Tingnan natin kung medyo okay na yung linya ni si ni lagi ko pa rin nababanggit si COP kasi ito pa rin yung naka-save na pangalan dito eh. COP Emil Pajarillo. Hindi ko pa binabago dahil buong akala ko COP siya pa rin ang COP. Medyo matagal din kasi na hindi ko nakausap itong si Sir Pajarillo eh. Yes, sir. Yung okay na po ba? Okay. So, okay. So, yung tanong mo, kasamang Jay, go ahead. Yes po. Ang tanong ko po kanina, sir, na-explain naman po ba natin ng maigi sa mga FRs po na hindi po lahat sila ay makaka-avail sa eclipse dahil ito po yung kadalasan na nagiging problema po ng at mga inuulan po ng mga reklamo dahil po ang akala po nila, buong akala po nila, sir, is lahat po sila ay makakatanggap ng eclipse at umaasa po sila na kahit man matagal na panahon ang kanilang aantayin, meron po silang makukuha, sir. Actually, na-explain na namin sa kanila. Kaya nga, sinasabi ko, depende doon sa after custodial debriefing report na gagawin ng ating mga intel community kung talaga sila ay kasama. Pero kung meron silang ACDR, kung hindi sila makasabi sa eclipse, meron tayong other government agencies na nagbibigay ng trabaho kagaya po ng DULE. Actually, meron tayong ina-assess sa DULE, provincial office na 212 na mga FR natin at na-assess na ito na meron na tayong na-assess na 164 na qualified na may enroll natin sa DULE through their TUPATA program. Okay, so ang nakapagtataka lang kasi nito sir, hindi ko alam kung sadyang hindi naunawaan ng ilan, lalo na din yung mga naunang mga nagsisuko pa noon before the election of 2019, ay marami sa kanila ang nagpaabot ng hinahinga na hanggang ngayon hindi pa daw nakakatanggap dun sa promesa ng gobyerno at nabibilang lamang sa daliri base dun sa mga naunang na pag-alaman na Radyo DCCB, yung mga nakatanggap at yung mga nabigyan. At sometimes nagtuturuan pa, itinuturo pa ang Department of Interior and Local Government na silang nagte-turn down dun sa mga application o dun sa mga papeles ng mga to be qualified. Pero pag natanong namin ng DILG, itinuturo naman ang JAPIC. Ang join the AFP PNP ano yon JAPIC basta ang yun JAPIC ang sinasabi eh parang nagpapa-revalidate daw kasi ang PNP lalo na po sa hanay ng PNP para makitang mabuti kung qualified nga ba talaga yung mga bibigyan. Sir, last na lang pong tanong yan. Opo, kasi alam mo naman hindi natin basta-basta nga bibigyan yung mga hindi qualified baka mamaya ang ginagawa lang nila ay gusto lang nila magkapera. So ang JAPIC mismo ang magdetermine kung talagang qualified sila. Kung qualified naman ay i-enroll po natin kagaya nung Santo Niño. May JAPIC na po yung sampo doon at i-enroll po natin sa DILG for a kid. Actually meron lang revisions doon sa traffic certifications na nagagawin ulit kasi para sa ganun may resubmit natin ang kanilang mga papel. Ito ginawa na natin noong last week. At kung alam nyo yung eclipse summit po natin noong last month, meron tayong binigyan ang DIT ay nagbigay ng isang FR po natin ang more or less 65,000 at meron kaming in-assess doon na dalawa at in-enroll na namin sa ECIP at yung pito doon ay for revisions yung kanilang papeles. So, i-re-resubmit namin ulit ito. Okay. By the way, say, Emil, makikiabdi lang ho kami siguro sa iba pang karagdagang development nung mga nagsisibalik loob sa gobyerno, Sir Emil. Opo, kasama yun. Para sa ganun ay may process po natin. Kung meron man silang katanungan, pwede po silang pumunta sa
pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa mga kasamahan po natin sa AFP para sa gano'n ay magtanong po sila doon kung ano yung dapat na gagawin. Aha. Hindi naman po tayo na tumulong para sa kanila. Yes, sir. Salamat po at para magkaroon po ng kalinawan na kasama ng lida ang lahat ng mga umaasa na mga kababayan natin na sometimes kasi ginagamit na rin na parang scapegoat o dahilan or ano tawag nito? Parang ginagamit na rin ang mga grupo, mga leftists para lang makamit sana o makakuha sana ng ayuda from the government. Kaya sila nagpapakilala, lumalantad ngayon na sila ay mga dating milisya ng bayan o dilikay sila ay mga opisyal ng makakaliwang grupo. Okay. By the way, Colonel Emil Paharillo, sir, muli po nagpapasalamat kami sa ibinigay na pagkakataon from time to time, sir, ha? Maki-update kami mula ngayon. Gusto namin ma-update sa mga programa po ng PNP para sa ating mga kababayang mga nawalay ng landas. Opo, Kajon. Katama yun. Anytime naman, pwede kayong magsabi para sa ganun ay mas maganda pa nga yan para sa ganun malaman na ng ating mga kababayan kung ano talaga ang programa ng ating gobyerno. Okay, sir. Thank you so much po at mabuhay po kayo, Sir Emil. Salamat po at ingat-ingat po tayo ngayon kasi alam niyo naman itong COVID medyo lumalala so kailangan natin na sundin pa rin yung protocol po natin. Magandang umaga po si Colonel Emil Paharillo ang atin pong nakapanayama dito po sa ating palatuntunan. So sana kasamang lida ang tabayan, subaybayan mo yung mga kaibigan natin. Baka mamaya yung mga pangako ng gobyerno ay mapapako na naman. Yes, kasama din ano. Subaybayan natin yan, ano. Oh. At sana naman, anyway, napagandanda din naman yung kanilang alikain, ano, dahil yung mga dating membro ng anak pamis na ito ay they have to organize into a certain organization, i-rehistro nila ito, at pag na-rehistro, ay napakarami kasing ano, isang organization, hindi lamang po sa PNP merong programa na ibibigay. Bagkos ay halos lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na kapag ka ikaw ay isang kooperatiba o di ka isang organization, eh talagang dito ipinubuhos ang programa ng ating pong gobyerno. With that, kasamang lida, pansamantala muna tayong mamaalam dahil sumisinyas na ang kwapitong litong ka para sa programang o segment ng magsasaka. Yes, mauna na muna ako. Mula ko naman dito sa Central Cagayan. Ito po si Lida Patungpo lamang at nagpapasalamat po sa inyo pong pagsubaybay. God bless! Ingat po lagi. Bye-bye! And of course po, Joy Bumagat, magandang umaga po sa ating lahat. Ang inyong abang lingkod, Jun Acosta, sumisinyas na ang dalaw ko. Hindi ko napansin yung isang gwapo pang tiga-okba co-op si kasamang districts Tagyam. With that, mga kaibigan, na ito din po ang inyong abang lingkod. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang inaabangan ng sambayanan sa Radyo DCCB. Doble Arangkada! Doble Arangkada! Doble Arangkada! Mapalokal at international. Laging nandyan, updated ka sa balita, magsasaka, mapalokal at international. Tambalang Lito at Express, magsasakang Pinoy, magsasakang Lito, magsasakang Express. Dito lang sa 684 sa East 84. Doble Arangkada. Doble Arangkada. Good morning. Good morning, good morning po sa lahat ng umaantabay sa programang Magsasaka dito sa Radyo DCCB.
at sa mga nakaabang ho sa Facebook Live, ba't ibang parte ko ng bansa at buong mundo po. Good morning po sa inyo lahat. Good morning sa iyo, kasamang Dex. Yes, kasamang Lito. Good morning, ano? At good morning din sa ating mga giliw na mga magsasaka na ngayon ay kasalukuyang na nakikinig dito sa ating palatuntunan ng pagsasaka. Uh-huh. At nagbabadya ang bagyo, kasamang Dex. Summer na summer dito sa Tugigaraw, pero napakalamig. Alam mo, kasamang Lito, ano? Kaninang umaga na, ano? Dahil nga sa sitwasyon natin na yung mga magsasaka, uh-huh, ay ako'y halos maluwa, ano? Uh-huh. Na nag-iisip kung ano itong sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon, itong mga magsasaka natin, uh-huh, sa panahon ng pandemya at panahon ng African swine fever, uh-huh, panahon ng bagyo. Uh-huh. At pinagbubuntunan ngayon ng kung ano-anong mga problema ng ating mga kababayan. Uh-huh. At bungad nga, kaninang buksan ko ang aking Facebook, ano? At basang-basa ko, maraming mga namamatay dahil sa COVID-19. Uh-huh. Meron tayong kasamahan na media dyan sa Kawayan, uh-huh, ano, sa DWDY, uh-huh, ay kumanaw. Uh-huh. At ang last na kanyang kinain, naglib siya dahil sinisipon, uh-huh, ano, at ilang araw lamang ay mahalos ang linggo lang kasama ng Lito, no? Uh-huh. At kahapon, kagabi, balita na na siya na ay pumanaw. At meron din tayong dating teacher dyan sa UCB, uh-huh, ano, I think nagturo, ano, sa UCB, uh-huh, at condolences po, ano, sa mga namamatayan. Yan nga ho. And rest in peace sa mga namamatay dahil sa COVID-19. At ako man, kasamang Dex, ay yung akala ko ay wala lang na problema, ay asawa rin ng tita ko, ay binalita rin sa akin na dahil sa COVID. Grabing pangyayari. Pero sabi nga nila, at tayong nandito pa sa lupa ay gawin natin ang nararapat para sa ganun ay magpatuloy yung ating pamumuhay, magpatuloy ang laban sa buhay. At siya lang ang ibig sabihin to, talagang bumalik tayo sa Panginoon. Oh. At isang nakakalungkot dito, kasamang Lito, uh-huh, na tila nakikita natin na walang ginagawa ang ating pamahalaan upang matulungan atong mga naghihikohos nating mga kababayan. Uh-huh. Lalong-lalo na sa ating parte ng agrikultura. Uh-huh. Mayroon nga po tayong Department of Agriculture na siya sanang tatangan at titingin talaga ng kapakanan ng ating mga magsasaka. Ngunit tila napapabayaan nila ang kanilang responsibilidad. Uh-huh. Alam mo, kasamang Lito, kahapon, nasa Isabela tayo. Uh-huh. At kasagsagan ngayon ng anihan ng palay. Ano? Uh-huh. At marami sa ating mga kababayan ngayon, mga magsasaka, ang umaasa, uh-huh, na sila ay makakabawi sa kanilang mga gastusin sa kanilang pagsasaka, uh-huh, at magbigyan ng kahit papaano magandang buhay o kaya mabigyan ng pagkain, uh-huh, ang kanilang mga anak. Pero dahil nga sa pananamantala ng ilan at tila hindi pag-aksyon, uh-huh, ng ating pamahalaan, ay alam mo, imbes na makabawi ang ating mga magsasaka, mas lalo silang malulubog at panghihinaan ng loob. Bakit ka mo, kasamang Lito? Bakit? Ano? Mm-hmm. Dahil nag-stop buying ang karamihang mga local traders dito sa region to, mm-hmm, nitong itong linggo na ito. Kahapon, nung linggo, nung Sabado, maraming mga nag-stop buying. Mm-hmm. At dahil napakataas, napakababat daw ngayon ang presyo ng palay, mm-hmm, sa ating agricultural market, uh-huh, na dati ang presyo umaabot ng 19 pesos hanggang 20 pesos. 21 pa. Oo. Dati. Pero dahil nga doon sa sinabayan ng mga dambuhalang mga importer ng mga bigas, uh-huh, kaya bumaba na naman ngayon ang presyo ng palay. Maging dyan sa Santa Teresita, alam mo, kausap ko kanina si kaibigan natin, uh-huh, ano, si Carlo, uh-huh,
At napakababa ang presyo ngayon ng palay nila. Mm-hmm. At ang presyohan ngayon, 1450 ng sariwa. Eh dahil nga sa sinasabi ng mga trader, ang nagiging dahilan nila kung bakit ganun ang presyo ngayon, ay dahil sa mataas ngayon, bumabaha ngayon ang supply ng bigas ng importer. Yan na yon. Kasi kasamang Dex, ang isa sa matagal ng problemang ito, kapag nagtanim yung magsasakang Pilipino dito sa bansang Pilipinas, ay laging sinasabi na kulang na naman tayo sa supply ng pagkain, ng bigas. Ngayon, ang gagawin naman ng mga nandyan na nakopo, ay mamimili sila, aangkat sila sa ibang bansa. At dahil sa tagal ng kanilang galawan dyan, darating yung bigas dito sa ating bansa pag panahon na ng tag-ani. Kaya pagdating ng ating mga farmer at magbebenta na rin sila ng kanilang mga produkto, ito yung palay ho nila, ay mababa na ang bili dahil nga marami ng supply. Hindi pa po pwedeng hintayin na lang yung ani ng ating mga magsasaka para sa ganun ay matikman naman nila yung magandang presyo. Well, nasubukan na rin at natikman na rin nila yung 21 noon per kilo, 21 per kilo. Tapos yung labas presser o labas reaper ay 1950 to 20 pesos. So piso lang ang diferensya dun sa na dry. Subalit pinatikim mo na yung maganda dun sa magsaka, magandang presyo. Yung ngayon, lagi nating sinasabi kasamang text na dapat long-term na solusyon. Laging long-term. Hindi lang yung patikim lang, hindi lang yung padilpat na sinasabi sa Ilocano. Kundi, dapat may tuloy-tuloy na solusyon dyan. Na dapat, itong ating mga mag-isaka ay ine-enjoy naman nila yung pagod nila. Correct. Uh-huh. Alam mo, kasamang Lito, ito yung mga obserbasyon na tila hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno. Dahil, alam mo, every time na lamang, alam naman nila yung timing ng anihan ng ating mga magsasaka, especially dito sa Cagayan at sa kanang Isabela, na ang kalakasan talaga ng anihan ay itong Abril. Yun. Ano? At sana naman, yung mga panahon naman na lean months, yung walang anihan sila mag-import. Yun. Sana yung gawin nila, ito yung hinaing ngayon ng ating mga magsasaka. Na dapat habang nag-harvest itong mga farmer natin after one month. Huwag muna silang mag-import nang sa gayon yung mga produkto ng ating mga magsasaka. Ay yun yung mga magamit. Ay yun yung mamiling at yun yung maibenta sa market para maganda naman yung presyo. Ganito kasi kasamang text eh. Kapag nagtatanim pa lang itong mga farmer natin, walang supply talaga, wala talagang palay. Dapat yan yung panahon na mag-import sila ng... Ang problema, sa bagal ng kupad ng galaw nila na mag-import, sa dami kasi na dadaanan pa, siguro marami pang mga pirma-pirma na kakailanganin. Kaya pagdating ng first month, ito yung unang buwan ng tinanim ng mga farmer, so 4 months kasi ito eh. So pagdating ng second month, saka sila nakaplano mag-import. Pagdating ng third month, yun yung pagpapadala nila okay, at papunta na sa Pilipinas yung barko. Hindi. Ang problema, pagdating ng fourth month, yan na yung anihan. Naisabay na yung pagdating ng mga... Hindi, kasamang Lito. Kasi alam mo, yung mga importer kasi, hindi naman gobyerno yan eh. Hindi nga. Oo. Kaya tinatimingan ng mga importer na yan, yung anihan talaga, nang sa gayon, kasi yung mga malalaking mga trader din kasi ang buwabanat dyan eh. Kung sino yung mga iyan kasi yung mga nagdidikta talaga ng presyo. So, control pa rin ito, bantayan ng ating gobyerno. Na dapat yung gobyerno ang kukontrol. Oo. Ngayon yung mga negosyante yung kumokontrol. Oo. At dapat tinitigyan na yan ng ating pamahalaan na ito, tingnan naman ninyo yung kasi yung mga trader na yan, yung mga malalaki talaga na mga dambuhal ang mga trader. Talagang ang gusto kasi nila mga yan maka kain ng makataga ng malaki. Hindi, makapalakol. Palakol. Para mas malaki, mas malalim. Maka-excavator. Makabakho sila ng malaki. Ano, sa paghihirap ng ating mga kababayan. Pero kailan kaya... Kaya tinatimingan nila yung anihan na yan nang sa gayon, mabili nila ng mura itong mga
produkto ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Yun, yun. Yun, yun. At tingnan mo, ngayon, maging ang baboy, mm-hmm, mainit ngayon ang pinag-uusapan na ito ngayon sa Senado. Yun, kaya nga. Ano? Na bakit? Bakit hindi pataasin ng ating Department of Agriculture yung pag-test sa ating mga baboy? Nagsagayon, hindi naman mamatay itong ating mga kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Yes, yes. Ano? Talaga. Na bakit mas pinopromote ngayon ng Department of Agriculture yung pag-import? Mm-hmm. Pag-import ng pag-import. Yun. Alam mo, kasamang Lito, ito ngayon yung hindi natin na mawari. Na ano ba talaga ang plano ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan, especially ito sa ating mga maliliit nating mga magsasaka? Wala. Kasamang Dex, ang napapansin ko lagi, kahit mayroon madadownload na pondo, ahanap at ahanap pa rin sila ng malaking negosyante para yun ang mag-distribute dahil siya kasi yung distributor ng isang feeds. Kaya, instead na i-direct yun na lang sa mga farmers, ang nangyayari, dadaan muna sa negosyante. Kaya nga, ito mga kababayan, kayo ina-encourage sa amin kayo, nagagawa ho ng organization dyan sa mga barangay po ninyo, para pag may mga dinownload ho ng mga pondo na yan, ay pwede ho tayong kumurot dyan. Para sa ganun ay kayo mismo magmamanage. Ito po yung rason bakit namin kayo ina-encourage na magbuo ng organization dyan. Na kung hindi nyo kaya pa, dahil nga yung sa oras, doon sa mga kababayan nyo na hindi kayo magkakatagpo ng oras dahil busy lahat, pupwede nyo hong kaming alukan or pupwede nyo kaming tawagan para sa ganun ay kami yung pupwedeng makatulong para makabukay ng organizations. Kasi ho, yan po yung masterpiece ng ating kaibigan na si Des Express Tagyam. Iyan ngayon, mm-hmm, yung isa nating... iyan yung pinakadahilan kung bakit, mm-hmm, tayo ngayon naging aktibo. Mm-hmm. Ano doon sa mga pag-o-organize ng ating mga magsasaka ngayon, mm-hmm, na nga sa gayon ay makapagkaisa po tayo at hindi yung lagi tayo nasasamantala, kundi tayo naman, mm-hmm, ang didikta. Yun. Ano? Yun. Kung ano yung gusto natin para sa ating mga produkto. Yun. Ano? At alam nyo, mm-hmm, yung kasarapan kasi, kapag ka, yung mga organization po ninyo, lalong-lalo na kapag ka kayo ay kooperatiba, mm-hmm, ay mayroon din po kayong kakayahan na mag-import ng mga kakailanganin sa inyong mga sakahan. Yun. At wala itong tax-free ito. Mm-hmm. Exempted kayo sa inyong mga tax. Mm-hmm. Ano? Na ito dapat yung pinopromote ng ating mga local government units. Mm-hmm. Ano, hindi yung namimili-mili kung sino yung mga pinapaborang mga organisasyon. Ano? Dapat lahatin nila kung talagang seryoso sila, mm-hmm, doon sa pagtulong sa ating mga maliliit nating mga magsasaka. At kapag may organisasyon, mm-hmm, na dyan sa mga barangay ho ninyo, kagaya ito nga reklamo ng ating kababayan dyan sa Barangay Unag, Amulong, ay since 2010 pa, ito yung napapiyawan natin noong Sunday, na since 2010 pa na meron silang equipment, ito yung traktora ng kanilang kooperatiba, pero until now, wala pa daw linalathala ho na kung saan napunta yung kinikita ng traktora na yan. At alam ho natin na medyo may kamahalan pag tayo nagpa-araro sa traktora. Kaya hanggang ngayon, hinahanap ng kanilang mga membro kung saan ba napupunta itong kinikita ng traktora. Baka po pwede naman yung mga barangay officials po dyan sa Barangay Unak, Amulong, ay i-call nyo ng atensyon itong nangangasiwa ng traktora dyan para sa ganun ay mamagitan na kayo tungkol sa problemang ito. Hanggat wala kasi nagsasalita, hanggat wala nagrereklamo, akala nyo ay normal lang, akala ninyo ay okay lang. Mga kababayan ho dyan sa Unak, Amulong, since na sinimulan nyo hong padalan tayo ng mensahe, ay para sa patas ho na pagkomento ho dito, ay gusto ho namin na mamagitan ng barangay, na sana itong mga barangay officials ho ninyo ay mamagitan dyan para sa ganun ay tungkol sa problemang ito ay masosolusyonan nyo na at masagot kayo ng nangangasiwa dyan. Kaya nga ho, hindi natin basta-basta naman banggitin yung mga pangalan ng mga sinensate mga pangalan, dahil gusto ho namin na i-solve ho ninyo dyan sa barangay ho ninyo through barangay officials po ninyo. Pero kung ang barangay officials ho ninyo ay sila rin yung nangangasiwa dyan, ay dadalhin nyo na dun sa higher ups kasama ho ang programa ng magsasaka. Para sa ganun ay masolusyonan na ito at para hindi pa marisan, para pag nakita ng mga ibang bayan-bayan na ganito pa rin ang kanilang sistema para sa mga equipment na yan, ay
magising-gising na sila sa katotohanan para ipresenta na nila sa madla kung saan napupunta yung kita ho ng mga equipment na yan. Dahil nga, hindi pagmamayari ng isang tao lang yan, kundi pagmamayari ho ninyong lahat yan. Hmm. Nating lahat. Mm-hmm. At saan ba galing yung ano? Yung equipment na yun na kasamang ito? At ito nga, ang equipment, I think, galing din sa DA ito kasamang Dex. Dahil so, award doon sa cooperative. Mm-hmm. I think, ganun. Ano, kaya nga ho. Ano ba yung cooperative nila ngayon doon? Cooperative ba na na-organize ng barangay? O... Yun, yun yung tinatanong natin at medyo mahina siguro ang signal doon. Kaya nung ang pag-reply nila ay kapag nag-message ka ngayon, kinabukasan pa na gano'n, siguro nagme-meeting-meeting pa itong mga grupo na ito. Kaya inaalam ho natin, kaya nga gusto kaya ho namin. Ito ngayon yung isang maganda no, doon sa ginawa nating kooperatiba natin, ang Juan Cagayan Valley Agriculture Cooperative. Ano na meron tayong isang gobyernong centralized ano at kung halimbawa yung kooperatiba na nasa mga barangay na sasailalim sa Juan Cagayan Valley Agriculture Cooperative kapag mayroong mga ganyang mga reklamo ay agad nating maaksyunan at yung mga official na involved o kaya ay under investigation ay lahat sila ay mahahangin. Yun, hangin muna. Ano, at ang magte-take over ay yung central government. Yun. Ano, so, yun yung inam. Inam. Ng gobyerno na ginawa natin dito sa ating cooperative, ang Juan Cagayan Valley Agriculture Cooperative. Ano? Kaya siguro, kapag ka medyo ma-relax, ano? Ang pandemic ano natin, situation ay makakapag-galak na rin tayo, makakapunta sa ating mga sulok-sulok yun. Ng ating probinsya nang sa gayon ay mai-educate pa natin lalo kung ano yung mga sistema ng pagkukooperatiba na meron tayo. Yun ang maganda. At in fact, kasamang lito, yung pinag-aaralan din natin ngayon ano yung isa pang konsepto para matulungan lalo natin yung ating mga kababayan ano na magkaroon pa ng mas malawak at mas komprehensibo na mga plano para sa ating mga magsasaka ano and hopefully ha dahil medyo nabibitin nga tayo dahil nag-iingat din tayo ano dahil hindi natin alam na talaga ngayon yun. Kung paano tayo pupuesto sa sitwasyong nasa ilalim tayo ng pandemya at the same time yung problema sa baboy sumasabay oo at kailangan natin talaga mag-ingat mga kababayan ko so social distancing po ano social distancing ang kailangan nating gawin at magsuot po tayo ng ating mga face shield at face mask at ugaliin po talaga na maghugas lagi ng kamay at baon-baon po tayo ng mga alcohol ano dahil hindi na natin talaga alam ang paano natin ano yung mga nakakasalubong natin ano kahit mga kilala natin, mga ginigilin ko. Although nag-iingat ano? Yung mga yan din, kagaya ho sa sarili ho natin, nag-iingat din tayo. Nag-iingat din ho lahat. Kaya nga lang ho, hindi ho natin nakikita yung kalaban. Alam mo, kasamang lito, sabi ng ating pamahalaan, ang laki na nang nawala sa ekonomiya natin. Malaki na talaga kasamang Lex. Bakit hindi nila ginawa nung una? Alam mo, nag-lockdown tayo nung una. Magkano lang yung ibinigay. Why not na dapat nag-lockdown tayo ng isang buwan? Yung total talaga na walang gagalaw at maibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan. At walang lalabas talaga. Yung SAP na yan na binibigay. Kanya nga lamang kasamang lito kasi hindi ko alam talaga kung anong utak mayroon sa mga nag-implement ng mga project. Ng mga programa para sa ating mga mahihirap. Dahil bakit napakahirap para sa kanila
ano na ibigay ng sakto. Yun. Ibigay ng tama at on time ang mga lang, programa para sa ating mga kababayan. Ang di natin maintindihan kasamang Dex, ang na-anonsyo sa Metro Manila noon ng SAP ay 8,000. Pagdating sa probinsya ata, naging 5,000. Pagdating sa mga kinaukulan, naging 4,500, 4,000. Hindi yan yung hindi ho na-explain ng maganda at malinaw na bakit paliit ng paliit. Kaya ngayong sa social media, yung naglulukuhan na ibinigay ay 10,000 ay 8,000, tapos pinasa sa isang kamay ay naging 6,000, pinasa sa isang kamay. Hanggang paliit ng paliit, ang nakarating na lang sa madla ay dalawang noodles na lang at isang sardinas. Parang ganun ho ang kung paano ho i-portray ho ng ating kababayan kung anong mayroon tayong gobyerno ngayon dito sa Pilipinas. Kahit sino nga ata maging presidente na. Kahit sino na yung maging pangulo natin ay ganyan at ganyan pa rin. Parang kumbaga ang nangyari, manalo man yung mamanukin mo ngayon sa susunod na eleksyon, ganyan at ganyan pa rin. Kaya ayaw na namin magmanok. Ano, magbuhaya na lang. Ayaw na namin magmanok kung sino man kasi nakakahiya na. Dahil ngayon, pagpaglaban mo na presidente mo, akala mo yun na yung presidente na makakasagot ng lahat. Pero ngayon... Sino ba sinuportahan mo presidente noon? Alam ko, sinuportahan mo ang presidente, si Duterte. Ang sinuportahan mo presidente noon ay yung kalaban ni Atty. Jerubin Abuso. Alam mo, sabang lito. Talagang napakahirap yung sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon. Ano? At ano pa man po ang klase na meron ang ating gobyerno. Mm-hmm. Ginagawa pamperyahan ng ating pamahalaan sa totoo lang. Pag may dumalaw dito na isang mataas na opisyal. Ano? At gawin na lang natin yung responsibilidad natin bilang mamamayan. Ano? At sabi, social distancing, physical distancing, dahil palala ng palala ang pandemya, ay nagdala ka ng artista. O di, dudumugin ng tao yan. Oo. Andun ka ba na? Hindi nga ako pumunta dahil nasa physical distancing. Sa March 15. Noong March 15 pa yan ngayon. Ano? Dumating si Senator Bongo. Ano? At nagdala ng dalawang artista. Ano? At... Well, alam mo, dito sa Tugigaraw, kasama nga lito, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, MECQ tayo. Yes. Hanggang April 30. Mm-hmm. Ano, unang araw po ngayon ng MECQ extension. Extension? Oh. Ngayon araw. Oo. At hopefully, sa pamamagitan ng MECQ na yan, ay mapababa ang bilang ng COVID-19. Kanya nga lamang, kasamang lito. Tumataas naman ang bilang ng mga nahuhuli na mga violators. Yo. Ingat-ingat kayo ha. Ingat-ingat kasi medyo kung naman napakataas ang collection ngayon kasi government ha. 6,500 nga yung first na huli. Oh, yung narinig ko na. Hoy, sabi. Ang mababa kasi kasamang lito I think 2,000 or 3,000 penalty. Sumunod na tayo sa batas, sabi. Bakit? Kasi 3,500 yung binayaran ko kanina. Eh, dalawa kami. Alam mo, kasamang lito, doon sa, tignan mo na lamang ha, kung nasa 3,000, okay, mga 3,000 violators na, pero higit 3,000 na yung violators, times, kung 3,500, aba, may 10 million na. Ano? Abay, medyo okay itong parang pumapabor sa ating gobyerno para may pang-ayuda no sa mga malockdown. Anyway, mga ginigili kong tagapakinig, ay tuluyan na naman po tayong naubusan ng oras dito sa ating palatuntunan ng magsasaka. Eh wala po tayong magagawa dahil hindi po mabinat ang oras. Ano? Paalam na, sige, pagbigyan mo na, basahin yung mga at bago tayo magpaalam, ito, good morning sa iyo. Thank you sa pagpanonood, Carlo Javier ng Santa Teresita, Cagayan. Ito si Kuya Noel Cabadon ng Quezon City. Ito si Sir Julius Lacambral, frontliner po to sa PNP.
Carlo Javier, good morning, sabi niya. Si Rain Arcelot ng Quezon City. Rain Arcelo, sabi niya. Herma Fiesta Magno, nasa Canada po ito. Si Ate Hern. Tapos, ito si bayaw ko ito, Nagi Locar Galibo. Ayan, si Lexi Tres Tagyam. Ayan, gano'n rin. Sanggal Franklin Peña, Orlando Dumapal, Carlo Magno Dungka, Jera Malabad, Rosemary Sanchez, Haji Domingo, and then si Sir Conrado Vergara, and then Chris Dumapal Galigo. So good morning mo sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Yung inyong lingkod ho, lito doon ka po. God bless po. Ayan, pa, at ako naman po ang inyong lingkod, Dextress Tagyam. Magsasakang dito, magsasakang Dextress, dito sa 684 kHz. Ang kaibigan mo, kasama mo, Doble Arangkada. Doble Arangkada. Wait na tayo mga kaibigan, wala na po tayong nalalabing oras at dito po sa ating palatuntun ng Doble Arangkada ngayong umagang ito ng Martes 20 sa buwan ng Abril 2021. Sa ngalan po ng lahat ng mga kasamaan po natin sa lahat po ng bumubuo na Radyo DCCB Tugigaraw. Ito po ang inyong abang lingkod John Acosta, magandang umaga sa ating lahat. Sa 684 ang pinagandang bahay, DCCB Radio 68. News, music, and entertainment. Member KBP. Kapi sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras na po natin, alas 8:32 ng umaga. Baby, come back. I'm your baby.